sa Bethesda. Bethesda ba? Bethesda yung mga Bible Baptist Church. Davao del Sur na ito. Pastor, ma? Davao del Norte yung Agong. Hindi. Masunod na ito kasi kung tabado na eh, ha? Hindi pa. Ah, nalayo eh. Pero hanga ako sa kanina, sa buho ko sa mga patungo. Doon nyo yung speaker natin doon, kasi nung doon pa kami galing airport, 6 hours. Para lang sundayin mo ni Pera po. Galing po kami kay special. Okay na, well, salamat po. At uli po kami na, tuwagin po natin, Pastor James Pinosa. Hey, ma. Ng Mindanao. Kasi pambihira kami.
nagdadalig ng Lord yan. Amen. The Bible said in verse number 29, the Father beside of the Lord. And David said, what have I now done? Is there not a cause? Pray po tayo, wala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hanggang ngayon, ang inyong salita ay makapangyarihan. Kung anumang kapataanan at anumang kadahilan ng Panginoon, nararamdaman namin na kayo ibigin ng aming puso. Kaya mong wasto ang aming kaisipan, Panginoon, at kaya mong hubugin ang aming puso, at kaya mong tuming gabing ito. Yung gabi dalangin ko, ano? Pagpalain mo ang salita sa mga anak, Panginoon. Iusap at gusto, o sabi mo, simula sa mga mataan, mga young people, at mga adult people. Salamat sa gawain ng dirito, pagpalain ko, Panginoon, ang misahin. Nawa, ang misahin lang, ang Panginoon, ang bibigay, at halakas mo sa tao. Sama na, Panginoon. Now we know the rest of the story. King Saul was told what David was saying to his men. He sent for the Lord David and then rehearsed the Saul how God had delivered him from David's encounters in the past and told him with confidence that God will deliver him just as he had before. So the problem, as David saw it, was that Goliath had defied the armies of the living God. Goliath defied the armies of the living God, and that is the problem of what David saw. So the solution to David was very simple. He had to kill the giant, as he had killed the lion and the bear when his father's flock was threatened. So nakita natin kasama na si David ay determinado. At ang naman niya na ito'y laban ng Diyos at ang Panginoon ay nasa kanya. Right. At nakita natin na pinatay niya si Goliath. At kalaunan siya naging katilang hari ng Israel. Pero alam niyo, hindi ganun kadali. Tingnan natin yung gabi kasama, kapatid. Bago siya naglaban sa kay David. Bago niya kasama pinatay si Goliath, si David. Bago siya naglaban doon sa kay Goliath na siyang gigante. Makita natin ang pangyayari. Ano ang mabagay kasama doon na tumulak sa kanya upang kalabanin niya itong si Goliath? Amen? Alright. Now in verse number 28. Ito ang nagulong sa kanya, ang kanya pong kapatid. And the Bible said, in verse number 28, and Eliab, his eldest brother, heard when he spake unto the man. And Eliab's anger was kindled against David, and he said, why camest thou hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride and the loftiness of thine heart, for thou art come down and thou mightest see the battle. So yan doon si David kasama sa isang labanan at nakita niya kapatid kung saan ay yun doon nagpakita si Goliath for 40 days and 40 nights and he was challenging the armies of the Israelites for 40 days and 40 nights. At nakita natin kasama kung wala isang tumayo, sabi ni Goliath, just give me a man for me. Hindi tayo maglaban kasi nung araw kasama ang labanan ng army against army. Talagang paramihan ang paramihan. At in Samuel chapter number 17, makita natin kapatid ang labanan ay bundok dito, bundok sa kabila, at mayroong bali sa gitna. The armies of the Philistines was in the other side of the mountain while the other side of the mountain, the armies of the Israelites. At lumabas doon sa kanyang bundok, si Goliath, pinakita niya ang kanyang muscle. Pamira, kung ito palang makita niya, parang muscle na. Sino di matatakot yan? Give me a man to fight for me! At walang minulang kasamang kamahas at sa kwing siya po'y magsasalita. Hindi talaga nito ang aking salita po na napakatinis.
Ang salita po ng isang maraming tao na pa. Praise na praise. Kamarinig mo ang isang lalaki na pag nagsalita. Bigyan mo po ng isang tao na nakapag sa akin, kung siya ay matatalo, magiging alimri namin kayo. Kung ako ay matalo, magiging alimri niyo kami. Sabi ni David sa kanya, wala ba yan? Wala ba yan isang matapang? Nandun na yung kanyang tatlong kapatid? Mga kapatid ko, wala ba yan? Eh, siyempre na insulto. Kaya itong sagot ni Eliab, ang kanyang pinakapanganay na kapatid. Ang bihira ka. Pagkalindir mo, ganyan ka lang agad. So, na-insulto si Eliab. So, how as we can see the response of Eliab, Eliab questioned David's behavior and belittled the size of his own father's flock. And he questions the motives of David, as we can see in our verse. So how did he respond to his rebuke in verse number 29? He said, what have I now done? Is there not a cause? At hindi mo nung natatapos kasama. In verse number 30, hindi lang kapatid ang hinarap niya ang kanyang mga kapatid, pati rin ang mga kasamahang sundalo ng kanyang kapatid. In verse number 30, it said, and he turned from him toward another, and he spake after the same manner, and the people answered him again after the former manner. So ibig sabihin kasama ay pinalitin si David. Hindi lang ang kanyang kapatid, ganun din kasama ang mga kasamahan ni ng kanyang mga kapatid. At ganun din ang kanyang sinasabi. So ngayon gabi kapatid, ay pag-usapan natin, is there not a cause? The title of my message for tonight is Standing for a Cause. Standing for a Cause. And this statement is a rhetorical statement. It is not really a question, it is a statement. He said, is there not a cause? Ngayong gabi ay pag-usapan natin ang buhay natin ng simbahan. Bakit ka nandito? Nagsasayon na tayo ng oras dito. Pag-abis ka ng ganyan, pwede ka naman matulog doon sa'yo. Di ba? Amen? Pagkatapos nito lang maya, pagkatapos mo ng bahan, tulog ka sa pulsa mo, pagkatapos na ang bibigay ka. O sa tabi ni Pato, ulang ka! And tayo narating na sinkantres, kaya dapat mag-ibon tayo. Stay na at cause. Ang iba, nahulog na ito. Standing for a cause. Lamang, masayang bagay na yung ibang ginagawa ko may kabuluhan. Hindi lamang na nagsasayang ka ng panahon, nagsasayang ka ng lakas, nagsasayang ka ng lakas, mga bagay pati panalapit, nagsasayang ka hindi po. Gumagamit tayo ng lakas, gumagamit tayo ng pananalapi, lahat ng mga bagay ginagamit at alam natin na ito ay may nakilang dahilan. Amen. Yun ang buhay. Now, let's talk about the church and his cause. Standing for a cause. And I give to you 4 points. Number one, let's go to number one. The name of the cause. Amen? Amen. Let's talk about the name of the cause. Of course, we call it the cause of Christ. The name of the cause is the cause
of Christ. It is not the cause of Pastor Pablo. Amen? It is the cause of Christ. Not just the cause of Christ, Bible Baptist Church. It is the cause of Christ. The name of the cause is Christ. Alam mo na kasi tayo yung nilitas. Kaya nga, siguro kung hindi tayo nalitas, at ako hindi nalitas, hindi ko nakilala yung kagadito. Sino sila? Sino sila na binigyan mo na nating buhay, sa kagisyon mo na nating pangyayari. Salamat sa mga. Pastor, siguro kung hindi nagpastor, hindi mo nakilala ko na. Siguro kung hindi ka naging Kristiyano, hindi mo nalito. Alam mo dahilan kung bakit ay nagkakatipon at ginagawa natin ang lahat ng mga bagay sa Winnipeg is because of Christ. Amen. Tatandaan natin na kapatid lahat ng mga bagay na ating ginagawa dahil sa ating Panginoon. Lahat ng mga bagay na ating ginagawa hindi dahil lamang kay pastor, dahil lamang sa programa ng simbahan, dahil sa mga bagay na ito ang pinagkatilang dahilan. Si Kristo. Amen. On my first verse, Colossians chapter number 3, verse number 11, it said, and whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So makita natin yung additional verse na lahat ng mga bagay ginagawa natin para sa ating Panginoon. Another verse, Ephesians chapter number 5 and verse number 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 So another verse, 1 Peter chapter number 4 in verse number 11. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him serve. Kung sino sa inyo maglingkod, let him do it as of the ability that God giveth, that God in all things may be glorified to Jesus Christ, to whom give praise and dominion forever and ever. Amen. So Christians, we should all be all about the cause of Christ. Churches should be all about the cause of Christ. Amen. Amen. So, salamat sa Panginoon ng mga bagay na ating ginagawa. Ginagawa natin ito para sa Panginoon. Amen. Siguro kung hindi natin gagawin ito para sa Panginoon, titigil na tayo. Nung inahabol ang ating buwan, meron pong ispirahan sa amin. Kasi nung araw ay meron akong dalawang anak na lalaki. Galing dito isigin, tapos pupunta doon. Tapos yun, alam mo ng allowance ng pastor, hindi po yan sa araw allowance. Pinabayaran ko yung aking panganay sa puso ng galing doon sa alamos ko. Alam mo yung sinuulam na natin ng aming pamilya. Gulay sa mata, gulay sa tatay, gulay sa gabi. Gulay sa mata, gulay sa tatay, gulay sa gabi. Magpapaksin pa rin ang dalunggo. Ay, talaga naman ang sinin siya. Skip mo yung tayo para magkaganahan ka. Yan ko yung buhay. Pero sa akin ko, sa ating ngayon, mayroong isang
kasi nung pa-pastor yan. Yun, manag-pastor, yun rin na. So, saan po? So, meron ang babae sa amin na lima. Alam magkano? That's 450 pesos sa amin. Ang expenses namin is, it is more than 11,000 a month. We file yung mga papers namin sa DepEd, every year, magastos kami ng 10,000. Magastos kami doon sa CPA, sa aming BIR. Napakalaki. Kaya, sabi ko, membro, ito yung ating simbahan. Ito yung ating design. Kasi kanya-kanya tayo, eh. Kanya-kanya tayong design. Ang ating may mga isunan, magturo yan. Hanggang ngayon, wala po siya makuha-pricing ko. Pero, minsan naman ay parang na-pressure mo kami kasi every time kuha ng permit sa declaration niya. Pag wala kayong million, tigil. Pag wala na kami million, tigil na. Sabi ko, wala na pala yung million. Pero meron tayong design. As long as we have that design. That's all. Ngayon, I don't remember the school, Uwa, Hinder 2, and Hinder 3. Pero po kami yan. Salamat sa Panginoon. Alam ko na ang ginawa ko. Sabi ko sa mga member, pinausap ko kapag isa. Right? Ito nga ating ispilahan. Magkano may bigyan mo? Pastor, ito nga ating atleta. Ay, Panginoon. Ikaw, brother, pag isang simple, ang hindi basta, alalahanin mo, hanggang March yan, buwan-buwan, bibigyan ka. Kasi ng mga bata, gusto bibigyan, hindi si English ka. Kaya, alam na tuluwa ko. Alam kong bakit? Kasi mga bata, ano kong saan, doon, saan yung kong kalili, ang siya din naman dinadala sa iyo. Ang isang nagaga. O yun ang pangang sabi ko sa kanila, sa araw, sana, patayin na pala ng pangang alalahan mo natin sila. Sa kanilig sila, isang maliit na bagay lapas na natin sila ng simbahan. Talagang mo. Parang natin. At alam mo, doon sa Digos, very fanatic ng tao. Very fanatic. Pagkatapos niya, Semana Santa, upat na upat, kung anong ginagawa dito sa ito sa mga Quiapo. Alam mo, parang junior niya. Nang pinaman. Kaya napakahirap po sa amin. Sa ulo sa amin, habang po nagpipilis pag-agay, naabutan mo, sa buong taon kami. Talagang umulan ng bato yun. Pag nagpipilis sa loob, pag-ihira tayo, isa ka! Saan nagsawa na naman sa babato, isa ka! So, tayo naman din na kayo. Kasi nalaman, kung siya binato kami, talagang pinuntahan ko. Tapos pinasa din namin mga kumuha kami ng halubas ng ganyan. Tapos pinagbabago ng mga bata, pinasa ko sa bahay ng isa-isa ng mga tatay. Tapos, Tapos hindi siya naman pastor. Kilala ko. Tapos yung aming mga malog doon, hindi nawawala. Ang gabi ko dyan, bago tayo pangin ko. Dahil, baka yung aming ano ko, nawala. Pag-uwi ko dyan, susunod niya kami malog. Pag ngayon, pumunta every year, umuwi po ako dito sa Pastinyas. Ang aking may bahay, mga anak, ngayon, talagang inaakyat ko ng aming bahay. At alam na may makukuha sila. Pagkukuha dito sa amin. Nakukuha lang ng nila. Pero pag nandiyan ako, malaki. Talagang napakabay. Nila. Pero ang lahat ng mga bagay na ito kasama, meron tayong enjoy niya. Kasi ang lahat ng ito ginagawa natin para sa amin. Alala ko yung muling salita ng aking may bahay sa atin. O, titigil na lang tayo. Tapos lumungay ang aking bahay. Sabi niya, wala na malas ang buhay ko. Hindi ko na inubos na pangang ang buhay ko. Hindi mo na matapak. At hindi mo tayo. Wala tayong kira, matuloy tayo. Pero salamat sa Panginoon ngayon, binigyan niyo niya ang baby. Ang ating pong bunsong anak ay 16 years old. 16 years old. So ang ating may bahay, we'll be spending
Amen. Hindi ko alam bakit nga paano mangyari yun. Kasi nalangin ko doon sa Panginoon, Lord, sino nga ko papainan ko dito? Kung aking mga lalakyan ko problema, mga yakin ko na lalaki, mga yakin ko ng mga babae, talaga naman problema ko. Importante sa Panginoon ang simbahan.
dapat maging importante sa bawat pananampalataya ng simbahan mo. Amen. Ano man ang simbahan natin kasama, huwag lang natin ipagkahambing. At dito sa ating palatuntunan. Huwag natin ipagkahambing. Ang importante, mahalin natin ang ating simbahan. Mas lalo ka kasi ang laki ng simbahan, ang dami niya, ang laki ng pwede niya parating. Ano ba ba mahal natin? Amen? Amen. Pwede mo sabihin sa Panginoon, salamat sa pamilya ang meron ako. Salamat sa simbahan ang meron ako. Amen. Christ Bible Baptist Church. Third thing, scripturally, the church is the source of the glory of Christ. It must be. We are the source of the glory of Christ. And 2 Corinthians chapter number 8 and verse number 23 says, we are ready to inquire of Titus, he is my partner and fellow helper concerning you, or our brethren. Be inquired of. They are the messengers of the churches. Hello. Listen. Listen, guys. Listen to me. Just look at me. Just listen to me. I am preaching the words of God. Amen? And the glory of Christ. Pag nakita ka ng Diyos ang simbahan nito, ikaw ang kahayagan ng kaluhalhatian ng Diyos. Ang bilhin mo, Pastor. Ang bawat buhay natin kasama ang kahayagan ng kaluhalhatian ng Diyos. Kaya nga, tayo kapatid, inayos natin ang ating buhay. Nilalayo natin sa kasalanan. Inaharap natin sa Diyos kasama ng bawat ating gagawin. Tayo ay nahiyagan ng pagbalahiyan ng Diyos. Kalimutan mo na kung anong simbahan meron sila. Kalimutan na natin kung anong simbahan kasama natin. Kita natin na hindi na ayon ang kalabuhay para sa Panginoon. Alalahan mo, ang simbahan nito ay dinubos ng kanyang Diyos. Kung ang kanyang kalulatian ay mahiyan sa ating mga Diyos. Amen? Amen. The fourth thing is, may isa pa pala verse. Colossians chapter 3 verse 16. Kaya di ba yan? Ephesians chapter 3 verse 21. And to him be glory in the church by Christ Jesus, for all ages, world without end. Amen. Now let's go to the next point. The gospel is the announcement of the cross. We're talking about the nature of the cross. Ano ba ang nais nating marating? Anong ating goal? Anong nais mangyari ng Diyos sa ating buhay? The gospel. The gospel is the announcement of the cross of Christ. Kaya tayo may ibang ito. Nagpapahayag, nagsusubining, lumalabas. May ang tipo lumalabas. Nagsusubining. Ang sabado lumalabas. Sa dagilong ang labas, ano bang may Bible study upang ang ibanghilyo ng ating Panginoon ay mapahayag? Walang pagkasawa. Itong dahilan ng ating Panginoon. Para paano ba magsuluhin? Ang suluhin mo ba'y kapatid ng buhay ng bawat na ang buhay? Amen. Sana dapat, no? Kasi kung hindi kapatid ng buhay ng suluhin mo, parang parang sinasabi na hindi ka nasuluhin. Amen? Pero nasa pato. Kasi kahit anong quiz dito, mission, pero tayo kung mission niya po. Minsan, alam ko din kami ng mga pastor na kahit anong garis mo sa mission, pero alam ko din kami. Pero alam mo, yan ang dahilan ng simbahan. Yan ang dahilan na is natin marating. Sino ba gusto mo magtanong ng Mindanao? Pagkatapos ka rin nga hinahapon ni Pastor Roger, Pastor Hinahapon, di ba? Kaya na mo naman,
Ha? Ang aking itong mapelo si Pastor Peter Bukas sa inyong kong speaker, it is 65 away from our church. Mula doon sa Davao City Airport, it took about 60 kilometers papunta po sa amin po sa Davao City. Then, going to Cotabato City, magadaan mo dyan si Pastor Peter, it's 65 kilometers mula doon sa Davao. Yan po yung aking kapelosin, 65 kilometers. Mula din doon dito, kasama sa Davao, going left, ay patutungo sa inyong Jensen, mayroon po dyan ang hindi kapelosin. Mula doon sa akin ito, about 20 kilometers. Then another, 45 kilometers. So isa, dalawa, tatlo, apat. Yan po yung aking kapelosin. 65 kilometers, 20 kilometers, 75 kilometers. So, naman bayan kasama na hindi nasasakupan ito. Walang mga kagaya ng Bible Baptist. Mga lalaki, sabi ni Ulaya, give me a mom. Ulaya, fight for him. Mek. Boy, naman po, marinig ko ito kasama. Marinig ko ang isang nag-twist ko kung saan yung nagagaling ganun. Ang tatay talagang hindi
tayo ng pinili pagka hindi tayo ang Biblia. Right. Hindi mo tayo nirequire ang Panginoon abab sa wala po sa akin. Ang Diyos sabi niya, I give you 7 days. 6 is for you, 1 is for me. Sabi natin, Lord, pag Sunday, ang naapin yung pagbili. Hindi pa kasiyo ka, diba? Amen? God give us 100%, 90 is for us, 10 is for God. Pag kami sa gusto natin yung 10, atin na yung 90, atin pa 10. Amen? Amen. Ang dati natin ginagawa na dapat makakita natin ang alagahan ng gawain ng Panginoon. Ang dati natin itong tinatayuan. Kami, yan ang tinataga. Amen, Christian? Narayin ko, dati ng Panginoon. Mission Hunters. Ang Diyos nyo, hindi ko ito matatapos pagka hindi ko seryoso dito sa pagkakaroon at pagbibigay. May gawain kayo ng misyo, may tatay ng building. Dapat pa, may mga bisita niya yung pastor dito. Mamarami din yan. Alam niyo, ang lahat na ito kasama, matutunan. Sino ba yung ito ng Diyos? Ibang tao. Huwag yan ang Panginoon kung nagagamit niya ibang tao. Huwag yan ang Panginoon kung mayroon siya galing Diyos sa Lord. Huwag yan. Pero alam ba, mas nangayasin ng Diyos na gusto na manggalit sa busa. Right. Tumayo ang aming simbahan ko, wala naming atro. Pero kung makasok ko ng tao, kung maging atro dito, pastor. Wala akong atro sa akin. Mas nating larawan na nagtutong mag-ihay kahit mga bata. Mga bata, hindi mag-ihay. Mga maligyan pa sa amin, yung mga bulutis pa nga, sabi na nanay, akin yung isang parte! Para saan? Para sa bulutis ko. Bulutis pa lang, kumintin na eh. Maganda, di ba? Pero masaya ang simbahan na bibigay. At ang simbahan na bibigay ng parasol. Ang simbahan na bibigay ng parasol, yan lang hindi na lang yung parasol. Na parati doon na, kung yung kanilang magagawin yung pasto, yung mga pag-alos ko saan, kung saan na magpupunta ang pera natin, tatamot ang pastor, ha? Tatamot siya. Walang mararating ng simbahan. Amen? Alam mo, isang hindi para mataas yung tanong ko. Ito ay isang encouragement sa lahat ng tao. Isang pag-uugali, magandang pag-uugali na magbibigay ng pag-uugali sa tao. Ano yung dati na yung bibigay sa Diyos? Hindi mo lang. At pag-ibigay sa Panginoon, bigay mo na yan. Sa tuloy magbibigay ka, yes, ang ako, Lord. Ha? Amen, Christian? Amen. Sa tuloy magbibigay ka, Lord, yes, ang ako. Sino ba naman ang ina-expect natin magbibigay? Di, ikaw. Ikaw ang pwede magbigay ng membro ng Christ Bible Baptist Church. Ikaw po ang pwede magbigay. Now, what is the scriptural basis for insisting that the cross of Christ is narrow? In Luke chapter number 9 and verse number 62, it said, and Jesus said unto him, no man, having put his hand in the plow, looking back, is fit for the kingdom of God. Luke chapter 14, verse 26, if anyone come to me and hate not his father and mother, and wife and children and brethren and sisters, yes, all life also, he cannot be my disciple. In verse 27, and whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Colossians chapter 3, verse number 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Where Christ sitteth on the right hand of God, set your affection on things above, not on things on the earth. And of law, ang pagbibigay at pagkukulan natin ang higit na pansin kasama ayon sa mga verses. Mga bagay na para sa Panginoon makalangin na nalagin hindi may wawagas sa atin. Now, 1 Corinthians chapter number 6 and verse number 12.
bibigyan ko ito ng emphasis. He said, all things are lawful unto me, but all things are not expedient. Tapusan pa natin. Kailangan, hindi ganun kailangan. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Now let's get the word expedient. All things are not expedient. Paul said, all things are lawful for me. Lahat mga bagay ay pwede kong gawin. But all things are not expedient. What is the word expedient? The word expedient is fit or suitable for the purpose. Fit or suitable for the purpose. Tugma sa dahilan. And that is the word expedient. May mga bagay tayong kasama na ginagawa na hindi naman tugma sa pagtatawag sa atin. May mga desire tayo na hindi naman tugma sa nais ng Panginoon sa pagtatawag sa atin. Now another verse, in verse number 23 of 1 Corinthians chapter 10. It said, all things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. Now the word edify means to benefit spatially, morally, or spiritually. To benefit spatially, morally, or spiritually. Ito pala mga bagay na nagawa natin sa Panginoon ngayon sa ating beneficio. Morally and spiritually, kasi yan ay fit sa pagkatawag niya sa atin. Nagsasakripisyo tayo, nagbibigay tayo, nagkakaloob tayo, nagbibigay tayo ng ating panahon, lahat ng mga bagay na ginagawa natin ito. Tama lang yan. There is a benefit morally and spiritually. Now consider Paul said in Philippians chapter number 3 in verse 13 and 14. Paul said, this one thing I do, forgetting those things which are before or behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amen. So alam nyo, ganun din ang ating Panginoon. Amen? Now, let's go to the last. Let's go to the last. Tandaan nyo lang ibang cross. The need of the cross. The name of the cross is the cross of Christ. The nature of the cross. Ano kanyang goal, ano kanyang purpose, ano kanyang desire, ano gusto niya kaming outcome. The third is we should be to be narrow of our hearts, our activities, our lives. Last is, what is the need of the cross? Ano ba ang pangailangan para ang gawain ng Panginoon, ang kanyang kakalan, may kakalan? Ano ba ang kailangan niya? Anong guys pala yun? Ko naniniwala na ang Panginoon hindi siya nangailangan ng pangyari. Nangailangan siya sa iyo. Ikaw ang kanyang kailangan. Pero pag hindi natin makita sa abel na ikaw ang ibigang gamitin ng Diyos, wala mangyayari sa babae. Kalimutan natin ang lahat ng mga bagay isipin mo sa iyo, ikaw ang kailangan ng Diyos. Ikaw, kailangan ka ng simbahan! Kailangan ka ng church! Dapat magmangasiyuso ka! Amen. Amen. Isin mo po tayo sa buhay? Amen. Tanduan natin ang dahilan ng ating Panginoon. Ikaw, amin. Kaya nabi, sama makisama. Ikaw, kailangan ka. Ikaw, salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa salita ng mga kaya.
yung request ko, sa lahat kong kailangan, sino ang iyong kailangan? Kami hindi ng mga anak na may pastor. Ang bawat mga member sa bahay. May gabi ang mga kailangan sa kapos at yung mga member. Patatagin mo ang malang puso ng kaisipan. O sabi mo sila, gusto. Kasi na po ay nag-isabi mo sa susunod. Ano man ang kailangan na kailangan? Nagtatalaga sila ng mga panggap. Oras, paglipo, abilidad, at pananalangin. Sila, takilang Diyos, takilang Diyos, wala mo sa mensahe. Sa mga Diyos. Nato tayo na sila ng tayo at nananalangin ito at ito natin sa they're not the cross. Napakalaga po na tayo ng ulangan. Sa gabi, nilibak ng mga kapel, nilibak ng mga sundalo, maging ihalim sa ulo. Pero sa mga pinag-ulangan, ikaw ay napakito sa amin sa hindi ka lang taba, pero okay ka pag ito sa pangalan ng Panginoon. Ito ang dahilan sa name of the Lord Jesus Christ. At ngayong gabi, kapatid, wala na mga gabi ng muli na tapawa. Seryoso din na natin ang pag-alit ko. Seryoso din na natin ang pag-ibigay ng ating buhay. Ano mga bagay na bibigyan ko po sa inyo? Sabi nga ni David, I will not offer anything that costs me nothing. Tonight, mga Panginoon pinag-usap sa inyo, the altar is open for you. Lord, kung kakailanganin niyo ang buhay ka, andito ako. Ako po'y kakausapin nyo at pwede maging katuwang sa gawain ng subihin ko. Tonight, God is walking in heart. Ngayon niya ako po sa akin. Kneel down. And talk to you. Speak, Lord. Holy Spirit. Thank you.
in God's kingdom. So understand that same as we ask the scripture tonight. Alam niyo members, tutungkulin niyo sa akin. Ganyan katanungin mo, okay na ang sana ng tulad.